food for them. Tapos olos pa yung jungle nila. Wow, grabe. Ang daming space, kumbaga. Okay. Olos daw. Ito yung pinili ng Blacklist, pero may clear-cut answer outside ng Nxpe. Meron silang Blue, meron silang Matilda, at meron silang Beatrix. Hindi lalayo ng todo dito yung galaw ng Nxpe from their previous drafts. Ang nabago lang dito, yung Franco naging Blue. Pero kanina din, game number one, ano to eh? Magkasama to sa isang lineup eh. Diba? Kaya yung napahirap eh. Wow, Blacklist dito, tama yung nabagit natin na different play for them. Kasi kanina, di ba, more on burst damage yung kanilang gustong gawin. So most probably makakita tayo dito ng OHEB hero na DPS damage, DPS burst damager. Pwede. Blacklist International, ang ginawa naman nila dito, walang Ruby. Kasi ang hirap nga yun para sa isang, sabihin na lang natin, Olos or Rafaela, kung mahuli lang kayo dito ng isang mabilis lang, that can be costly on your end. And at the same time, Nxpe, kung papansinin mo, ito yung pinaka-timpla talaga nila na huwag ibigay yung Popol sa isang Beatrix na meron sila. Yeah. Huwag gawin yung matchup na yun. Mayroon yun. Actually, laning, pwede kang mahuli ni Koopa, pwede kang ma-burst ni Koopa, and yung sustain, pwede rin madagdagan. Depende sa items na pwede nang i-build sa lane na yun. So as to now, they're trying to counter Blacklist International sa kanilang last and either last two picks, but Blacklist taking the time. Yi Sun Shin. Walang Yi Sun Shin. Okay, for Blacklist International, ayaw nila dito ng possible double marksman kasi more on sustain nga dito ang binibitaw ng next play evils in terms of their drafting. So for H2, take note that open pa ang meron pang Karina, by the way. Pwede siya for the side of next play evils. Blacklist International, yun naman silang pwede kumuha ng mga DPS heroes. They could go for the Kimi again dahil napakaganda na naging matchup kanina on the game number 2 with the Beatrix and Kimi. Definitely, si Olos ay jungler. Pwede. Tapos, post 5 na Cho. And, kaso, pwede din pala kasi pinapost 5 na rin ngayon yung Rafaela. Yeah, pwede. Naka-tanky heroes. So, napaka-versatile nga pala ng ibinit nilatag dito ng Blacklist International lineup sa ating laban. Napaka-sustaining din. Grabe yung sustain! Okay! So, this is a sustained lineup. Katulad nung sinabi nga ni Chantel dito for the side of Blacklist International. And how do you fight this kung ikaw ang Nxpe? Pakito, kinuha nila. So, possibly, Pakito jungle na ito? Oo. Pakito jungle. Tapos, Nxpe lane blue. Si Rene J yung gagamit ng Edith. So, kaso, pwede. Parang may sustain din dito yung Nxpe Evos. Ang difference lang talaga is, yung kanilang gold laner, which is the Beatrix, is masakit na agad talaga early part of the game. Pero for OHEB, scaling. Yeah. Scaling plus movement speed. So we could either expect na Blacklist Internationals early game pa lang, they would either gather resources muna or hold as late game ang target, possible target ng Blacklist Internationals sa lineup nila. Although now for next play EVOS, early game pwede mapunta sa kanila with this Matilda power spikes early as level 2. Pwede silang mag-utilize ng movement speed as well as burst. Kaso dito, parang pinapantayan din nila kung pwede ano i-counter eh. Well, considering that the draft is now laid out para sa atin, I think ang hirap magbitaw ng salita sa dalawang team na to eh. Kasi dumating na tayo sa point kanina, nakamunti ka na yung Nxpe. Tapos akala natin, yun na talaga yung mangyayari, and Blacklist turns it all around. But this time, tingnan natin kung paano mag-set up talaga yung early game para sa akin dito ng Nxpe. Kailangan, ibang approach naman sila dito. Kanina, nag-farm ng todo si H2. Gumagawa siya ng sarili niyang pangarap somewhere else. This time around, ang kailangan niyang gawin is isama talaga at i-utilize yung kanyang dalawang supports sa may mid lane. Kailangan sumama sa pangarap. Sa pangarap, Lods. And like, actually, well, for the point of next play, EVOS dito, Butters, tama yung sinabi mo. And there's a lot of plays or sets na pwede gawin actually ng next play EVOS. Pero if
Blacklist International also can utilize that factor. Pero ngayon, nakapag-clear nga ang ng mas maaga dito si Kevier. Naka-Demon Slayer siya. Mostly nagagamit ng mga jungler natin. But the move, pero mas nauna nga ang Nxpe Evos to utilize the Lethal Wanderer. Napakaganda ng nakita natin doon on the itemization. Si Haji ang hindi naka-roaming boots. So, siya yung mag-clear na minion wave dito for the side of Blacklist International dahil mas mabilis nga naman makakapag-rotate yung si Dexter of the team. So, continuous na magiging rotation for Dexter. A possible additional poking later for Haji kapag ka nagkaroon na siya ng initial level 4 or panakapag level 4 na siya. So, mabilis to for Blacklist kasi meron agad silang pansipa. Now, next play Evos naman, si Rene J, hindi na siya masyadong almost the same, by the way. Ang difference nga lang is mas may damage dito si El Pizo as compared to the hero of what Dexter is using. Mm-hmm. And valid points, guys, dito sa aking kanan ba o kaliwa? Kaliwa ko to eh. Pero alam mo ba na yung Nxpe dito, kung napapansin mo yung laban nila, talagang nag-shift eh. May paradigm shift into terms of the pacing. Kung nakikita nyo, kanina halos walang pake yung Nxpe in terms of the first 13 sa lumalabas. Ngayon, sila na yung nangunguna doon at sila talaga yung umaariba pagdating sa mga objectives. At si Donut, yung talagang nabigyan dito. And I think this is the price of going for the turtle. Pero sila Haji, sila Dexter, kahit papano, talagang natutulungan sila para makatakas, di ba? And as you can see right now, makakatakas naman sila lahat. Pero at least nandun si El Pizo para ma-minimize yung damage na matitake nung turret. The support and also reinforcing for next play Evos. Pero ang Blacklist International, kung meron kayong power spike early game, meron din akong Haji dito na merong flicker. Nakita mo ginawa niyang combo? Flicker in sa by Way of the Dragon. There was so much focus dito sa lane na to kasi one thing special about Alice is scaling siya. And she needs more minions para sa Blood Ancestry stack para mag-proc mamaya later on. So what they're trying to do now, mas nagiging on point ngayon yung pag-respond ng Blacklist International sa lanes dahil alam nila si El Pizo pwede rin respond anytime. Sakto yung pagkakasabi mo na Blacklist International, nagkakaroon sila ng changes kumbaga sa kanilang playstyle. Kasi remember, game number one, parang lahat ng rotation ng next play Evos ay nasa gold lane. Mm-hmm. So ngayon, Blacklist International, yun din yung ginagawa nila. Kasi nga, yung Alice, as much as possible, kailangan nilang bantayan against this, against Donut or the Beatrix, which is the main damage dealer, by the way, of next play Evos from game number 1 and game number 2. At yung lineup kasi ng Blacklist International is more on the sustain. Yeah. So why not give the space dito kay Kevier and even Oheb para later on tuloy-tuloy na lang ang kanilang magiging action since they have Dexter for the movement speed. Good point there, Chantel. Kung mapapansin mo dito, nagpalit ata ng strategy. Kung kanina yung nag-farm si H2, ngayon naman, ang nag-farm naman, it's either si Oheb or si Kevier. Sila yung talaga hindi nag-react dito as much as possible. Kinukuha mo nila yung core items nila. Pero as you can see, Nxpe, talaga hinahabol nila sila Oheb dito. And Oheb, hindi siya naka-marksman ngayon, kaya hindi siya ganun kadali hulihin as the previous games. Pero, with the Alice on, yung carry potential niya pa rin at sa dami ng pwede niyang agawan ng buhay dito, that's what worries Nxpe the most. And kanina, Butters, habang nakita natin dito, next play Evos is trying to get the turtle. Nagka-cut ng lane. Actually, si Edward sa bottom habang nagre-recall dun si Donut. Pero kasi kailangan niya talaga gawin yun eh. Kumbaga, pressure. Kailangan mo lang dikdikin yung side ng Nxpe ngayon para kahit papano, alam mo yun, malagay yung attention nila sa ibang bagay sa mapa. Di ba, Chantel? Oo, tama-tama yun. At saka even for Edward, by the way, ang ganda ng matchup niya dito against Donut. So, pwede niyang, kumbaga, i-zone. Pwede maikutan dito si Donut sa may bottom lane. And Blacklist International, they are all over the place. Talagang nga si Kevier kanina sa may bottom lane. Ngayon naman, mag-shift siya in a different direction. But next play, Evos, sa baba. Hindi ka lang. And si El Pizo dito, pinaka-target nila. Pero si Rene J ay makapag-flicker out. Nandun din si Dexter para sa ultimate. Pero Rene J, El Pizo, the connection is there. Oh. At binabaliktad sila dito ngayon. Haji, one more hit. Tatama ba? Haji!
mauuna pa siya ng pinakalikod. Hindi yata. Pero nahuli pa rin doon yung Joe. At si Donut dito yung pinaka-target ni Edward. Pero meron pa rin alalay na manggagaling sa members ng Nxpe. And ito yung plano ng game number 1. Ito yung plano ng game number 2. Game number 3, pareho pa rin. Make Donut win his lane. Make Donut win his lane. At nakikita natin ng next play, Evos is now stopping the possible momentum nga of Blacklist International. Alam nila na from mid to late game, makakaramdam ng isang pag-amba. Pero laban, Butters! Laban pa rin talaga. And Haji dito nakasipa ng isang boksingero. And H2! Getting that kill! Makakatakas ba siya? Wow! Dexter dito going down once again. Momentum-based ang lineup ng Nxpe. And right now, things are looking great for them, Chantel. This is Next Play Evos with the synchronization of skills. Imagine H2 even dived on the turret, but at the same time, nandun ang kanya makakampi to take the turret damage. As to why, dalawa yung makukuha nila ng Tore. And tama eh, Next Play Evos, it's just about the momentum. Little by little. Yeah. Oh, yung mga maliliit na bagay na yun, OSX, yun yung kailangan mo pansinin dito eh. It's not about the big fights, pero yung mga nag-iset up para doon, yun yung nagbimake ng difference for Nxpe. Yeah, and speaking of little things na naginagawa ng Nxpe Evos dito, nakuha nila yung dalawang turret ng Blacklist International that gives entrance to the orange and the purple na pwedeng kunin ni H2 if ever kukuha siya ng resources ng Blacklist International. But now, they have so much map control, pero Blacklist, they're trying to push din sa babang lane, Butters, tsaka Chantel. Tignan mo si Rene J, pati yung gamit na hero ni Sagitno, para silang may laban sa isang city, para silang anime. May robot, tapos may monster, tapos nagkampi sila para kalabanin ng isang mas malaking problema. Ito yung mga Omega Kaiju threat. Tama! Ito yung... Omega... Sige! Alpha, ito ni mga kaiju threat. Kasi ano, may robot. Pero dito ay... na. Oh, may alam ko kay alam kong kay OSX ko lang kaya gawin yung joke ngayon kasi siya lang yung may alam nun. Pero kaya sabi ko lang sige. 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 Kasi pero ah, sa mga nanonood diyan, what Butters is trying to say is meron nga tayo dito, meron tayong Edith and meron din tayong Glue. So one factor is pwede pumasok siya sa gitno for the set and merong follow-up din sa dash ng isang Edith at pwede siya mag-burst with the ultimate. Kaso, ang nangyari dito, si Black is nag-iipon pa ng resources eh. There's still time for them to showcase the power sa side ng Nxpe Evos. Pero ngayon na ginagawa ngayon ng Nxpe is trying to trim down the possible opportunities na makabawi sila. Actually, sobrang tama noon, OSX, pero hindi ko alam na ganun pala ako kalalim mag-isip. Pero titake ko yon. Maraming salamat. Maraming salamat. Oh, kasi nga pala what matters is trying to take. Oh, diba? Pero, tama naman si OSX. Pero, Chantel, looking into this, Blacklist International, they're holding on. Clearly holding on. Alam natin, never ever underestimate the heart of a champion. And what are the things na kailangan nila gawin ngayon to just set things up and set themselves for success? Well, for Blacklist International, this is just ube, same with ube time, na as much as possible, more in the damage type. Kasi naka-setup na lineup sa kanila is sustain, pero ang pinaka magiging damager nila will be Oheb and Kevgear. So, yung nabagit natin na yun, na dalawang heroes, more on AOE. Yeah. Malawak yung kanilang AOE. As for why, Blacklist International, we said that this is them discovering their new shade of black, and this is the new shade of ube for them against Next Play Evos. Will this flavor of ube be enough to take down Nxpe? Will this new shade of black be enough to beat Nxpe? Malalaman natin yun in just a bit, but right now they need to hold on. Alam ko yung mga fans ng Blacklist International, hindi sila sanay na nakikita ng ganito yung Blacklist International, pero kailangan nyo kumapit. For Nxpe fans, tingnan natin kung ano magagawa naman ng team nyo to end this game. Pressure is high, emotions are high. What do you think? Ano yung nababasa mo sa game sila, OSX? The pressure is high, pero ngayon, Blacklist International, one trait na nakikita natin sa lahat ng pinagdaanan nila, kahit sa World Championship stage, pressure. Sanay yung mga yan eh. All they need is to find that right opening and doon sila maka-execute ng isang magandang plano. But right now, si H2O is trying to rush in, and what we see for Blacklist International to make a set is, kung malalaman natin ang stacks
mamaya na isang Alice and also yung damage ng isang Olos from Kevier. Kaso, ang daming setup plays na pwede mangyari side ng next play Evos. For the window here of Blacklist, they need to wait one more time. Yeah, tama yung nasabi mo dito, for Blacklist International, saray sila sa pressure. Kailangan lang nila ng mag-antay na isa pang BSS, kumbaga, ng isang magandang set for them. So imagine kapag yung transitioning or synchronization of skills ng next play Evos ngayon, ang gagawin, ay gagawin din ng Blacklist International, isang pasok lang ni Oheb with that Blood Ode, possible mga lahati agad yung buhay ng next play Evos kasi kanina pa naka-funnel sa kanyang gold eh. Yeah. And to think na meron pang isang sagit no ultimate, glue ultimate na pwede niyang nakawan ng buhay. Oh, yeah, yeah. That's the scariest thing na pwedeng makita ng Nxpe kapag ka talagang fully farmed na dito si Oheb. Pero ngayon, ang pinakakailangan natin makita dito is on how Blacklist International will go through this certain fight na magaganap. Ngayon kasi, napapansin nyo, nag-aambaan pa lang yung dalawa eh. Yes. Pero yung laban na yan will happen. Inevitably. Talagang madadaanan natin yan. Pero ang tanong, how will they approach the fight? Kasi pagka ganito, kung isipin mo, kung papaunahin mo yung Nxpe, ang hirap eh, kasi nasa kanila din yung range battle eh. Or pwede din, for Blacklist International, for sure makakita tayo ng team fight on this Lord Take. Pwede sila yung magulat, biglang pasok silang lahat. For sure magkakadikit dito yung next play Evos, but for next play Evos, ang dami nilang pwedeng pang guard. Ang dami nilang pwedeng pang salubong, kumbaga. But kalahati na yung buhay ngayon ng Lord, ang bilis. Tunaw na. And ganun kabilis ang meron sa pag-takedown na Lord. Si Reyna J nandun sa may pinakadulo, talagang ginamit pa niya. And si Edward ang pinaka naging main target. Lord is now on to the side of Nxpe. Make that two Lords going to their side, yung una at yung pangalawa ngayon. And let us see kung paano nila i-utilize to. Kanina, nakita natin yung game number 2. This is the same kind of pressure na binato ng Nxpe. Hindi nag-falter ang Blacklist International. Yeah. Hindi nag-falter, and speaking of pressure, nakita natin doon sa off-cam or doon sa minicam natin sa baba si Kevier, habang ang next play Evos, kinukuha nila ang turtle, Blacklist is also trying to buy time na pwede nilang i-distract ang next play Evos. Alam nilang merong Lord, the only way to deal another attention for next play Evos to handle is yung laning. Kaso nga dito nakabawi nga sila ng konti. Pero will this buying time worth the damage if ever papasok na yung next play Evos ngayon? Mm-hmm. They're really trying to do that, pero meron pang isang problema doon sa may baba. OSX, nandoon yung mismong Lord. Bit-bit ni Sagit. Wow, it rhymes. Wow. Pero ang kagandahan doon for Blacklist International, yes, nakuha na next play Evos yung inhibitor turret sa may bottom lane. But because hindi nagkasabay-sabay, hindi nila sabay-sabay na nakuha. Possible kasi makuha. Oh! Haji, wait a bat. Tatlo, dalawa na huli dito. Yung mga buhay mga buhay nila, nagbababaan. Pero nandun si Sagit, no, tatakas na lang din. Two turrets are down onto the side of Blacklist International. Only one stands doon sa may gitna. Ito na naman yung nakita natin on game number 2. Patatagan na lang talaga kumbaga kung sino ang unang magiging impatient for every team fight. But next play Evos, they are dictating the game right now. And si Kivier dito, yung pinaka main target nila, si Donut at sa may pinakalikod din. This is a compromise spot para sa side ng Nxpe. Pero hindi nila ipipilit. At nakahulihan na. Edward dito, pinipilit naman. Red J with the knockout. Oh, no. Two man stun. Hati nakaroon na sipa. Pero eto na ata ang pag-ariba. Eto na ang pagsugod ng side ng Nxpe. They want to win this. Kivier the rookie. The last man standing for the side of Blacklist. Kakayaan niya ba? Five man push. He goes down. Blacklist International drops the series. Nxpe wins 2-1. Next play Evos. Nakaramdam man sila sa hirap, pero ang laban pinapakambak at pinapakambak pa lang hanggang sa uli. This is Next Play Evos with the hashtag The Next Play Way na pinakita sa atin na kayang-kaya nila na ipakita kung ano ang pwede pa nilang kayang ibigay sa ating tournament. Alam mo, Chantel, the once upon a time from the very beginning,